Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Mahiwaga talaga ang pagmamahal. Kasi madalas na di natin maunawaan kung bakit ba natin minahal ang isang tao. Yung pagmamahal na basta na lang natin nararamdaman na parang biglaan. Pero alam mo sa puso mo na mahalaga na siya sa'yo sa bawat sandaling tila sadyang itinadhana upang magbigay kulay sa mga pangarap mo. Alam nyo, ang sarap pala maging malaya. Ang sarap maging simpleng tao. Yung mga bagay na di ko magawa noon, nagagawa ko na ngayon. Malaya akong gawin ang lahat. Yung bawat kilos ko, walang matang laging nagmamasid. At yung puso ko, tila ba may nais ipabatid? Hindi ko na talaga maunawaan yung nangyayari sa akin. Bakit ba ako nakakaramdam ng ganito? Yung magulong pakiramdam na di ko maunawaan. Yung feeling na masaya tapos nakakakaba sa bawat sandali. At ang puso ko, tila ba sasabog sa bawat ngiti ng isang taong di ko inakalang darating sa buhay ko, na tila ba nagbibigay kulay sa madilim na pangarap ko. Ang gusto ko lang naman talaga ay ang maging masaya. Sabalit nang makilala ko si John Michael, sobrang kaligayahan yung naramdaman ko. Ewan ko ba, basta masayang masaya ako. Rio, talikod ka lang ha. Huwag kang aharap. Wika ni John Michael habang sinasabunan niya yung likod ko. Eh, dahil makulit ako, sumilip ako sa likod ko. Kung bakit. Hala, John Michael, ano yan? Wika ako. Nagulat talaga ako, promise. Eh, sabi nang huwag aharap. Nako. At saka, bakit nagulat ka? Eh, nahawakan mo na naman to, diba? Wika ni John Michael. Oo, eh, nahawakan ko pero hindi ganyan. Para kang tanod na may dalang batuta. Wika ako at eto. Natawa na lang kami pareho. Grabe ka, Rio. Pero, Rio, walang mali siya. Pwede mong hawakan ulit kung gusto mo. Wika ni John Michael. Hindi na. Sige na. Magbabanlaw na ako. Wika ako. Kaya eto. Nagbanlaw na ako kaagad. Kasi naman, ewan ko ba, parang tinutokso ako lagi ni John Michael. Kapag talaga natokso ako, nakaw. Kaya ito, iniwan ko na siya sa banyo bago pa man kumantong sa kababalaghan ang lahat. Nagbihis na ako at naghintay kay John Michael na matapos maligo. Habang naghihintay ako, maraming pumapasok sa isipan ko. Mga magagandang bagay na pagsasamahan namin sa bahay na bibilihin ko. Siyempre, gigising ako palagi na maaga. Tapos, ako yung magluluto ng pagkain namin. Ako din ang maglalaba. Tapos, habang nasa eskwelahan siya, ako naman yung naghihintay lang sa pagbabalik niya. Ganyan yung gusto ko. Parang asawa lang. Pero ang saya siguro nun. Tapos, kapag nakarating na siya galing sa eskwelahan eh, yayakapin niya ako tapos may kiss sa lips. Grabe, ang landi ko na ata sa mga ilusyon ko. Bakit ko ba naiisip ang mga ganitong bagay? Tangina, nagbabago na ata ang damdamin ko.
lalaki na ang gusto ko ngayon. Pero wala naman siguro masama kung susubukan ko. Grabe. Paano kung mangyari nga talaga yung mga iniisip ko? Ang sarap siguro sa pakiramdam. Tapos, masaya ka lang sa bawat araw. Yung tipong kahit pagod ka sa buong maghapon eh, magiging masigla ka bigla kapag nakita mo na yung taong nagpapasaya sa'yo. Kung pwede lang sanang maging totoo na lang ang lahat ng iniisip ko. At eto, sandali kong ipinigit yung mga mata ko. Umiling ako na sana matupad lahat ng mga pangarap ko. Ang maging masaya kasamang isang taong ayaw ko na mawala sa tabi ko. Sana hindi na siya umalis. Sana andito na lang palagi si John Michael. Kaya ito, matapos akong humiling, nakapikit pa din ang mga mata ko. Sabi kasi nila, kapag binuksan mo daw yung mga mata mo at kulay pula ang unang nakita mo, patutupad daw ang hiniling mo at magiging totoo ang lahat ng mga pangarap mo. Sana, pula ang una ko makita. Kaya ito, pagkabukas ko ng mga mata ko, nagulat ako. Kasi naman si John Michael, nasa harapan ko siya. Nakatayo habang pinagmamasdan ako. At tapos, nakabrief lang siya na kulay pula. Ala, yung mga hiniling ko, matutupad kasi pula ang una ko nakita. Leo, bakit nangangiti ka habang nakapikit na meron? Uwi ka na dyan, Michael, sa akin. Ah, wala yun. Tara na matulog. Uwi ka ako naman. Ano nga kasi yun, Rio? Bakit ayaw pa sabihin sa akin? Uwi ka na dyan, Michael. Wala nga, ang kulit mo. Mahiga ka na dyan, sa kabilang dulo, tapos dito ako sa kabila. Uwi ka ako, tapos eto. Nahiga na ako. Nakatalikod kung nasaan si John Michael. Sa mga sandaling ito, nakangiti lang talaga ako. Ewan ko ba, pero kinikilig ako. Grabe, napakalandi ko. Ngayon lang ako nakaranas ng ganito sa buong buhay ko. Sobrang saya. As in, umaapaw yung kaligayahang nadarama ng puso ko. Grabe, totoo na yata yung nararamdaman ko kay John Michael. Parang ayaw ko nang magpanggap na magjowa kami. Parang gusto ko na totohanin na. Rio, bakit nakatalikod ka? Umarap ka kaya sa akin? Uwi ka ni John Michael na nahiga na din sa kama. Ayoko. Baka di ako makatulog ng maayos kapag nakikita kita. Uwi ka ako naman. Bakit? Ang gwapo ko ba masyado para di ka makatulog? Uwi ka na dyan, Michael. Alo, napakayabang. Matulog na nga tayo. Uwi ka ako. Kaya ito, pinigit ko na yung mga mata ko. Pinipilit ko na lang na makatulog kahit di pa ako inaantok. Subalit di ako dalawin ng antok. At kahit sa paglipas sa mga oras, grabe, hindi ako makatulog. Buti pa si John Michael. Eto, tulog na. Tahimik na siya. At eto, humarap na ako sa kanya. Grabe, ang sarap na ng tulog niya. Sana all talaga tulog na. Oo, kasi hindi ako makatulog, kakaisip sa kanya. Kaya ito, sa bawat paglipas ng mga oras, nakatitig lang ako sa mukha ni John Michael. Wala naman kasi akong ibang gagawin kundi ang pagmasdan siya. Halos tumatak na talaga sa isipan ko ang bawat hugis ng mukha ni John Michael. Isang napakaamong mukha na may mapangwasak na sandata. Napapaisip din talaga ako
Totoo kaya ang kasabihan na yun? Na kapag nag-wish ka at pula ang unang nakita mo eh, matutupad ang hiling. Kung totoo man yun, eh di masaya. Pero kung hindi eh, okay lang. Pero kakaiba talaga yung gabing ito. Habang pinagmamasdan ko si John Michael, di ko napigilang sabihin ang salitang ito. Mahal kita. Pagkasabi ko ng mahal kita, nagulat ako nang biglang umiti si John Michael, tapos bumukas yung kanyang mga mata at tumitig siya sa mga mata ko. Nataranta na naman ako. Di ko alam ang gagawin ko. Naku naman, dapat di ko na lang sinabi ang salitang yun. Anong gagawin ko?